Okay, mga kaibigan, kasama nila sa magpe-present ngayong gabi ang Lakambini ng Kalikasan 2013 mula sa Partner School of Environment and Habitat of the Philippine Women's University. UPSURP professors, admin and library staff and students, BIEP members and staff, Chin Ansan University led by Professor Justin Lee mula yan sa Korea. At sila'y nag-contribute sa UP Tacloban students. Ang magbabasa po, nandyan rin po ang college secretary si Dr. Jun Castro, Director of Graduate Studies, Dr. Hussein Lidasan, Director of Research, Dr. Crispin Emmanuel Diaz, and Director of Training, Professor Christine Foliosco Aspiras. Ang magbabasa, ang magpapaliwanag po sa atin kung ano ang kanilang parol. Walang iba kung hindi ang kanilang dekano mismo, si Dr. Mario R. De Los Reyes. Ako po ang nagre-representa kay Dean Mario De Los Reyes, si Maria Lourdes Munaris. Pamaskong handog ng paaralan ng pagpaplanong lungsod at rehiyonal, ang korona ng pagdating, ang pagdiriwang ng mga linggo ng Abyento bago sumapit ang Pasko ay isang paghahanda ng kalooban na kumakatawan sa korona ng pagdating. Ipinagdiriwang ng maraming Kristiyano ang Abyento upang magpasalamat sa unang pagdating ni Jesus sa mundo at upang paghandaan ang muli niyang pagbalik. Binubuo ng isang pagbilog na mga dahon ang korona ng pagdating na sumasagisag sa buhay na walang hanggan. Ito rin ay simbolo ng pagmamahal sa sangkatauhan ng ating Panginoon, pagmamahal na walang simula at katapusan. Ang mga dahon ay sumasagisag ng pag-asa at buhay. Mayroong apat na kandila sa korona na kumakatawan sa liwanag ni Jesus sa mundo. Ang tatlo ay kulay biyoleta at ang isa ay kulay rosas. Ang kulay biyoleta ay sumasagisag sa pagmamahal at ang kulay rosas ay galak. Sa bisperas ng Pasko ay idadagdag ang isang kandilang puti na sasagisag sa kapayapaan. Ang obhetong ito ay malikhang bersyon ng UPSERP ng korona ng pagdating na siyang ginawa ng mga katutubong materyales at buong pusong hinubog ng mga faculty, mag-aaral at staff ng paaralan para sa mga taga-Tacloban na naging biktima ng bagyong Yolanda. Maliban sa dahon, ang korona ng pagdating ay pinaligiran ng 400 bulaklak na gawa sa papel na supot na inirecycle. Sa bawat bulaklak ay kumakatawang salaping may halagang 215 piso. Sa makatuwid, ang 400 bulaklak sa korona ay may kabuuang 100,000 piso na tulong ng paaralan sa mga nasalanta ng bagyo. Ang mga kandila ng korona ay mga kislap liwanag o flashlight lamang, ngunit magagamit ito ng ating mga kapatid sa Tacloban sa pagsapit ng takipsilim sapagkat wala pang elektrisidad na sa naturang lugar. Ang mga lasong sumasagisag sa mga kulay ng kandila ng korona ay magagamit bilang kumot ng mga bata o bandana ng mga matatanda. Dapat natin isaalang-alang ang simbolo nito bilang isang kabuuan na nagmula sa mga samot-sirang elementong ipinagsanib sa ilalim ng isang maayos na balangkas na sumasalamin sa kaalaman ng mga taong nagpaplano para sa kinabukasan ng mga lungsod. Tulad ng mga plano, ang koronang ito ay isang mulat
at matibay na pagsalubong sa inaasahang masayang hinaharap. Sa pamamagitan nito, hilingin natin sa may kapal na tayo ay magsilbing gabay ng kapayapaan at kaligayahan para sa sambayanan. Marami pong salamat. Thank you, SURP. Kasama rin po nila ang mga miyembro and staff ng UP Planades. Thank you so much. Tumuloy lamang po sa CMC Hill. Ayan. At bukas ay merong mga magtutulong-tulong na volunteer para i-sort out iyang mga donasyon at kontribusyon na yan para sa mga kababayan nating biktima ng Yolanda. Sa tiyaning tanda ang David sa kahimayaan, mauyak na kita ang panagway masanago, ulahan o ulahan ang tagpalay na di awitan. Ang susunod po ay mula sa School of Library and Information Studies. Mahirap basahin to, ha? Librarianihan. Librarianihan. Ayan, ang slogan ng UPSLIS ngayon. Aha. Sa lantern na ito, isang Christmas tree na may mga nakapalibot na regalo at superheroes at mga kalaban. Isinisimbolo niya ang pakikipaglaban ng kaguruan, staff at estudyante laban sa information illiteracy at pakikipagtulungan na din sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Yolanda. Isang Christmas tree, isang Pasko, isang pakikipagtulungan mula sa SLIS. One love, one life, scholars unite. Mula sa School of Library Information Studies na pinamumunuan ni Professor Johan Frederick A. Kabab, Dean, School of Library and Information Studies. Yun. Okay. Meron sila ngayong isang pagtatanghal. Ayan. Sinesenyasan po yung mga naroon na please move forward. Huwag mahiya.